Ayan, by the way, no, nakuha pala nating ma-review and ma-approve in just one day. Kung gusto mong malaman kung paano nangyari ito sa ating channel, please watch this video until the end. Ayan, hello Sadik, welcome. And thank you pala sa panonood mo and sa hindi pag-skip sa ating ads. Paano masabi? Miskip ba? Di ba, may mga ads pa naman dyan at sa dulo may ads pa. Ayan. By the way, no, welcome dito sa ating YouTube channel. Ako pala si Sadik Lakay TV. No? Ang Sadik pala is Arabic ng friend. By the way, itong video na to ay para sa mga nagsisimula palang mag-YouTube or gustong gumawa ng kanilang mga YouTube channel. Ang tanong kasi dyan, kailan mo gusto ma-reach yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hour? Yan, natanong mo na ba sa sarili mo? Alam mo na ba kung kailan mo makukuha yung 1,000 subscribers mo at 4,000 watch hour mo? Ngayon, kung hindi mo pa alam, so itong video na to ay para sa'yo. And panoorin mo itong video na to hanggang sa huli. I-share ko sa'yo kung paano ko na-reach yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hour nang wala pang isang taon. Ito yung game plan ko kung bakit ko na-reach yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hour. So ganito yung ano, yung action plan ko. So halimbawa, assuming nga no, na nagsisimula ka pa lang, palagay natin nagsisimula ka pa lang, tanong mo yung sarili mo, it's up to you kasi nagdidepende yan sa trabaho mo. No? Ako nung nag-i-start ako sa Dik, sinabi ko within 1 year kukunin ko yan, yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hour. So, disclaimer lang pala sa Dik, no, hindi ako expert dito sa YouTube. So beginner lang din ako, gusto ko lang i-share sa iyo yung aking experience. Hindi rin tayo pareho ng sitwasyon, no? Kasi magkakaiba tayo ng sitwasyon ng buhay. Yan. So ako kasi isang OFW dito sa Saudi Arabia and wala akong day off sa Dik. So tuloy-tuloy yung trabaho ko. Pero nagawa ko pa rin ma-hit yung requirements ni YouTube. So yan, hindi ko alam yung sitwasyon mo. Pero magbibigay ako ng tips kung paano ko nagawa ito na kahit sobrang busy ko. Ayan, so ganito, halimbawa assuming nagsisimula ka pa lang, no? 1,000 subscribers divided by 12. So ang lalabas niyan is 84 divided by 30 days. So tatlong katao lang na subscribers ang kailangan mo sa isang araw. Kung ang goal mo is sa loob ng isang taon. Yung 4,000 watts hour naman, 4,000 watts hour divided by 12, ang lalabas niyan is 334. Ang kailangan mo na watts hour per month, no? I-divide mo sa 30 days ngayon, kailangan mo lang ng 11 hours per day. Ayan, sabi ko nga, it's up to you kung gusto mong kunin ng isang buwan. Ngayon, kung halimbawa naman, gusto mong kunin ng 6 months, no? So, yung 1,000 na subscribers divided by 6 months, no? Ang kailangan mo lang na subscribers is 6 subscribers per day. Ayan. Yung watch hour naman, yung 4,000 divided by 6, no, ang kailangan mo pala sa Dik is 23 hours per day. Ayan, paano mo naman kukunin yun? Ayan, yun na naman ang tanong dun eh. Paano ko gagawin yun? Ayan, so assuming ko na nagsisimula ka pa lang or gusto mo mag-start ng YouTube channel mo and kung nakapagsimula ka na, no, at advantage mo na, dapat alam mo kung kailan mo ma-reach yung 4,000 watch hour kasi may control ka dun. Yung pagre-review and pag-approve, no, hindi mo na control 'yon. Yan, control na ni YouTube 'yon. And yan, tips ko na rin, no. Ibibigay ko na rin yung tip, no. Mag-upload ka lang ng sarili mong videos. Ayun. Huwag ka nang gumamit yung mga tinatawag nilang reuse content. So, tiyaga-tiyaga lang, makukuha mo rin 'yan. So, ituturo ko sa iyo kung paano mo kukunin 'yan. Ayan, huwag ka nang kumuha ng reuse content. Ano ba yung mga reuse content? Yung mga naka-upload na, yung mga nasa television na. No? So, yun lang ang magpapabagal sa'yo. Mas maganda kung sarili mong mga videos. Yan, paano mo gagawin? So, itong una. So, mag-upload ka ng videos mo ng at least, no, hanggang 5 to 10 hours. No? Siyempre, kung nagsisimula ka pa lang, at least kahit mga 5 hours na videos, meron na yan.
So paano mo gagawin 'yon? So mga personal videos mo lang. Kung ano 'yung ginagawa mo ngayon, i-upload mo. Huwag mo nang isipin kung may manonood. Ang isipin mo, at least magkaroon ka ng personal videos mo na umabot ng 5 hours. So bakit 5 hours? Magagamit mo 'yon mamaya. At igagawin mo siya ng playlist. So kung hindi ka pa marunong ng gumawa ng playlist, gumawa ako ng short video, ilalagay ko sa description natin sa baba yung link. Ayan, panoorin mo, mga 5 minutes lang yata yon. So para magkaroon ka ng idea kung paano gumawa ng playlist. Ayan, so unang step mo yon. So pangalawa, attend ka ng mga live stream. Doon na muna ngayon ma-work out yung subscribers mo. So kung 1 year lang ang goal mo, so 3 subscribers lang per day, no? Pakipagkaibigan ka sa mga umaattend ng mga live stream or dun sa host, no? Hanap ka ng free time mo, kung ano yung pinaka free time mo, mag-stay ka dun sa live stream hanggang matapos yung host, no? So itanong mo na rin yung host kung mayroon siyang grupo o GC na tinatawag, no? Yan yung mga samahan ng mga beginners, no? By the way, no, kunin ko pala tong opportunity na to para magpasalamat sa aking mga nasalihang GC, yan, sa mga Ilocano vloggers, Agyaman at Kanyayo Kakapsat, sa Team Tapat, sa mga friendship na din dyan, maraming salamat po sa inyo, mga friendship, yan, sa Team Kasuko, yan, mga kapatid, maraming salamat sa inyo sa patuloy na pag-support sa aking mga videos, no? Sa Team Asia, yan, mga sir, mga ma'am, no? Maraming salamat sa Team Asia, shout out sa inyo, and sa Pinoy Small YouTubers, yan, maraming salamat sa inyo, mga kapatid, ayan, Sadik, no? So kailangan magkaroon ka ng GC, no? At least 2 hanggang 3. Yan. So kung 3 medyo mahihirapan ka na mag-support diyan. So 2, 1 okay na 'yon. So kung may GC ka na and may playlist ka na, nakagawa ka na, doon mo na ngayon i-workout ngayon yung watch hour mo. Ayun. So sa ka-attend mo ngayon ng ka-attend mo ng live stream, darating yung time mag-live stream ka na. Kailangan mo na ng live stream. Kasi kailangan mong i-workout yung watch hour mo. So, i-assume ko na 1 year mo gusto kunin yung 4,000 watch hour mo. Sabi ko nga kanina, kung 1 year mo kunin, ang kailangan mo lang is 11 hours per day. Yan, 11 hours. So, paano mo kukunin yon? Kung meron ka ng playlist, no, makipagpalitan ka ng panood ngayon. So, hanap ka ng kaibigan mo na gustong panoorin yung mga videos mo. So 5 hours, no? So panoorin mo yung videos niya ng 5 hours, panoorin din niya yung videos mo ng 5 hours. Ayun, kung marami kang gadget, no? Kung meron kang laptop, sa maghapon, ilang hours ang kaya mong i-play? So solve na yung 11 hours mo. Ngayon, kung wala ka namang kapanuoran, no? Ka play to play na sinasabi. Mag-live stream ka, no? Ang live stream, kung meron kang viewers, no? Sa loob ng isang oras, meron kang viewers na kahit 5 lang. So, huwag ka palang matakot, no? Kung wala kang viewers, no? Kasi ako, nag-start ako, 3-4 lang ng na viewers. O, sa umpisa, makonti pa lang yung viewers mo. So, darating yung time, dadami na ang viewers mo. Sa experience ko kasi, pag ako'y nagla-live stream, dun sa viewers ko na 10 hanggang 15, sa isang oras, nakaka-earn ako ng 11 to 15 hours. So, kung one year ang goal mo dun sa watch hour mo, so, possible pala na makuha mo. So, 11 hours lang per day, kuha mo. So, makikipag-panuuran ka ng mga palabas at mag-live stream ka. So, at least alam mo na kung kailan mo ma-reach yung watch hour. So, ganun lang ginawa ko, no? Sadik, no? So ayun, Sadik, no, I hope na kahit papaano may nakuha kang tip sa akin at nagustuhan mo tong video na to. So kung hindi ka pa pala nakapag-subscribe dito sa ating channel, no, please subscribe and click mo na rin yung notification bell para sa mga susunod na ganitong video ay ma-update ka, no. Again, salamat sa hindi mo pag-skip ng ads. Ayun, I hope to see you again sa susunod nating videos. And bye-bye and God bless. Thank you sa panonood mo. Bye-bye.